Sino po nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay? It is God. So nung niligtas tayo ng Diyos, hindi po yun nagtatapos na pinabayaan tayo pagkatapos na ligtas. Tungkulin ng Diyos na tayo po ay gabayan. At tayo po ay ingatan. Tayo po ay patuloy na pagpalain, patuloy na gawin ang isang bagay na mabuti. So, it is God's desire for everyone na tayo po'y lumakad sa kagandahan ng kanyang pag-ibig upang nang sa ganon, ating pong makamtan ang sinasabi ng Panginoong Hesus na buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi ni Pablo, every time I think of you, I give thanks to my God. Parang yung ginagawa ko, every time I'm thinking of you, maski po yung mga nakikinig po sa atin, I'm giving thanks to God. Nung sinulat po ni Pablo ito, siya po yung nasa kulungan. Nasa kulungan na si Pablo, hindi po niya iniisip kung paano siya lumaya. Ang iniisip niya, mga mananampalataya. Hindi ko alam kung ano mga iniisip ninyo, pero si Pablo, ang iniisip niya, yung mga mananampalataya. Ipinagpapasalamat niya sa Diyos ang mga mananampalataya, ang mga tumanggap ng buhay, tumanggap ng biyaya, na sana maranasan nila yung pong kagandahan, kabutihan ng kanilang tinanggap na biyaya ng Diyos. Whenever I pray, I make my request for all of you with joy. For you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. And verse 6, alinaw. I am certain that God, tinitiyak ko ng Diyos, na siyang nagsimula ng mabuting gawain sa inyo. I am certain that God, who began the good work within you, will continue. Sabihin nga natin, will continue. So, ibig sabihin, yung pong sinimulan ng Diyos na mabuting bagay sa iyo ay kanya pong ipagpapatuloy na gagawin. He will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So, ang paggawa po sa atin ng Diyos ay hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Now, do you understand this? Kung ang Diyos po ay gumagawa, ibig sabihin, you must allow that God move in your life. Allow the Lord to move in your life. Na makagawa siya sa iyo. Ngayon, kung hindi ka na nakikinig ng kanyang salita, at hindi mo na ginagawa yung isang bagay na pagtanggap sa kanyang pag-ibig sa bawat araw, kapatid, ibig sabihin, you're not allowing the Lord to continue what He began to do in your life. Kaya maraming tao, malungkot, pagod, stress, dahil po, yung sinimulan ng Diyos na mabuti, sila nagpapatuloy. Instead ng Diyos po ang i-allow nila ng Diyos ang patuloy na kikilos at gagalaw, hindi sila nagpapatuloy. Sinabi nila nga ni Lord na pagpapalain ka niya pagkatapos ikaw mismo ang gumagawa ng paraan mo. Alam mo ninyo, napakalinaw mo ang sabi ng Bible. Allow the Lord to move in your life. Sa lahat ng ginagawa natin, allow the Lord. Seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing seek ye first, allow the Lord to move first in your life. Every day. Oh, walang problemang kinalalagyan mo ngayon na hindi kayang ayusin ng Diyos, kapatid, sabihin ko sa iyo. Walang sakit at karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Walang kahirapan na hindi kanya pwedeng ihahon sa kalagayang yan. At walang problema na hindi niya kayang solusyonan. If you gonna allow the Lord to move in your life. The problem sometimes kung bakit po nananatili ang kahirapan na nanatili na tayo problemado sapagkat we are not allowing the Lord to move. We are moving in our own. Yan ang dahilan kung bakit marami pong lumalayo. Kapag wala ka ng time kay Lord, ibig sabihin, kapatid, you are doing it your way.
You're doing it your way. You want to prosper yourself in your own way. You want to make yourself beautiful in your own way. Pero sabihin ko sa iyo, ang isang bagay na ginagawa ng isang tao, apart from God, kung hindi po ang Diyos ang gumawa, wala pong tunay na kagalakan dyan. At walang tunay na success, sapagkat ang tunay na tagumpay ay yung ginawa ng Diyos sa buhay mo.